Called by Johnny. Guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na to, meron na naman tayong chicken na no frost refrigerator. Ang problema nito guys is hindi daw lumalamig sa baba. Yan ang mga karamihang problema ng mga no frost guys, yung lamig sa baba, nawawala ang lamig sa baba. So ayan, titingnan natin. Ayan. Una kasi guys, ang titingnan nyo dito, pag walang lamig sa baba, yung mga ventilation niya, yung mga bugahan niya. So kagaya nito guys, ito sa ilalim, kakapain niyo yan. So ibig sabihin, pag kinapaan niyo, wala kayong hangin na nararamdaman na bumubuga pa baba, ibig sabihin, yung taas nun, barado na ng yelo yun. So either chichikin natin dun is yung thermodisk, heater, fan, at saka timer. Pero para mabilis nyo matroubleshoot, tingnan natin sa taas guys. So kagaya nito guys, pagbukas nyo pa lang, may maririnig kayong fan na umiikot. So ibig sabihin, wala tayong problema sa fan guys. So ayan. So ngayon, mas maigi buksan natin tong evaporator. Sigurado yan guys, medyo makakapal ang yelo niyan, kaya yung lamig hindi na maitulak ng pan pababa, mabarado na ng yelo. So tara guys, buksan na natin. So ngayon guys, bunutin muna natin itong no frost na ginagawa natin. Bunutin muna natin saksakan para ma-check natin yung mga parts natin sa loob guys. Ayan. Ayan guys, mabuksan na natin ngayon. Buksan natin yung unit natin. May dalawang tornillo kasi yan dito guys eh. Gili dito, may lock. Buksan natin guys. Ayan. So itong styro guys, minsan madikit to sa yelo, kaya minsan dahan-dahan lang ang pag hugot. Minsan pag sa sobrang matigas sa tanggalin tong styrofoam, pwede yung bumuhos kayo ng tubig dito guys, ng para malusaw ang yelo pag minsan mahirap tanggalin tong styro nya, kasi minsan pag pinersa natin makapal ang yelo, minsan nakakrack tong styrofoam natin. Ayan guys, kailangan dandahan ang pagbaklas natin. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan, kapal ang yelo. Ibig sabihin yan, lalong pag nagtagal yan, kita nyo yan, halos dikit-dikit na yung pinch niya dahil sa kapal ng yelo. Hindi na makadaan ng hangin, makabuga pababa, lulusot dito. So yung pan, hindi niya na maibuga yung magandang hangin papunta dito sa may butas, kasi barado na yan. Dapat ganito yan para yung hangin paakyat, magandang higop ng pan para may buga papunta dito pababa. So ayan guys, ngayon tingnan natin ang okay ang pan natin. So tingnan natin tong thermodisk at saka tong heater natin guys, kung buo. So kailangan natin ng tester guys. So ayan, checkin natin guys. So ayan ang tester natin guys, bunutin natin itong sa heater nya. Ayan. Ayan guys, itong una natin chicken ngayon yung thermodisk habang malamig pa yung evaporator. So dapat yan guys, itong thermodisk may contact yan dahil malamig ang evaporator natin.
So yan kasi magbibigay power sa heater natin. Bibigay galing timer, bibigay ang power ng timer papuntang thermodis. Tapos ang thermodis magbibigay power sa heater natin. So ito ngayon ang chechikin natin guys, itong thermodis na ito. So dapat mayroong continuity yan. Ang linya niya is pink at saka brown. So series lang yan guys, on and off lang yan na parang pag lumamig, magkocontact. Pagka hindi na siya malamig, magbibitaw. So yun munang unahin natin chicken guys. So yan guys, tanggalin muna natin yung connection niya para matester natin. So itong brown at saka pink. So dapat yan guys may continuity. So itong tester natin guys. Ayan. So pag tinester mo yan, so yan makikita nyo may continuity ang ano natin. So ibig sabihin buo ang thermodis natin. So checkin mo natin guys itong linya ng heater. So dahil buo ang thermodis natin, tingnan natin itong linya ng heater natin. Ito naka-connection kasi sa thermodis yan eh. So kung sira ang heater natin, kahit nagbigay na ng power ang timer papuntang thermodis, tapos ang thermodis magbibigay power sa heater. So checkin natin yung heater natin kung buo guys. Pagka sira ang heater natin, hindi rin mag didefrosto. Hindi niya lulusawin ng yelo pag oras ng defrost ng timer. So checkin natin guys itong heater natin. So ayan guys. So itong heater connection natin guys. So ayan guys, mukhang ito ang problema natin. Heater ang problema natin guys. So testerin nyo lang yung kabilang linya. Ayan guys, kung makikita nyo, wala talaga. So ayan, pag meron, kung buong heater natin may continuity tsaka buzzer. Pag wala, kung talagang sira siya. Ayan guys, talagang sira ang heater natin. Wala siyang continuity. So itong problema nito guys, kaya hindi nag didefrost. Hindi gumagaan ang heater para lusawin tong yelo na to pag time ng defrost. Kaya nangyari, kakapal ang yelo dito sa buong evaporator. Pag kumapal yan, kahit umaandar ang panyo, dahil dito hindi niya maitutulak yung hangin na malamig pababa dito papuntang papunta sa ilalim doon, papunta yan sa babang compartment. So yan ang usually nagiging problema rin ng mga nofrost, either thermodis, tong heater, minsan pan di na umaandar, or minsan ang timer defective. Pero dito pala malalaman nyo itong problema guys, ang heater. So na-testing na natin yan na ito ang talagang problema. So ito guys ang papalitan natin itong heater na to. So isang linya kasi niyan guys ito. Nakapunta yan dito. Ayan, yun ang heater niya. Sa ilalim. Sa ilalim yun guys ang heater niya. Yung parang bakal. Ayan, both ends. Ayan, so naka-direct. Ayan yan dito. So yan ang So ayan guys ang papalitan natin yan sa ilalim na yan. So diinit kasi yan eh, nagbabaga yan pagka gumagana yan. So ayan. So papalasin natin yun guys para maghanap tayo ng heater na yan. So kakalasin natin yan guys. Ayan guys, kalasin na natin yung heater. So kailangan dandan iangat guys. Ayan. Kaya iangat nyo dandan. So para maano natin dito. Kalin natin itong ground. Kalasin natin ang wiring yan. So ito na siya guys. Kalas na natin. Alam guys,
magtatanggal kayo ng heater, dandahan lang kasi may mga tubo yan dito, baka mag-leak. Hindi natin fair sa yun, kailangan alalay lang pag nagtatanggal tayo ng heater. So yan guys, iangat mo lang naman yan yung evaporator doon sa ilalim. So ito na siya guys. Ito yung heater niya, yan na sa ilalim. May sabitan lang yan sa ilalim. Tapin mo lang dahan-dahan. Yan. Tapos ito. Meron lang yung lock sa ilalim ng aluminum. Yan. Dahan-dahan nyo lang. Hihitin. So ito guys ang heater natin ngayon. So ayan. So ito guys ang papalitan natin. Ang heater natin. I-test rin natin uli yung talagang sira yan heater natin. Ayan guys, so ayan guys, talagang sira siya, wala siyang contact. So ito, pag dinikit natin, test rod natin, siyempre tutunog yan. Pero pag ayan na, so wala talaga. May kita niya dito sa ano niya, wala. So ito guys, papalitan natin. Ito ngayon guys, may nakuha tayong heater. Bagong heater. So, yan. Testerin natin ngayon. Ito yung pamalit na heater natin. Kailangan na parehas. So, yan. Testerin natin ngayon guys kung buo itong ano natin. Bago natin ikabit. So, yan guys. Ito yung tester natin. So, ito yung dulo ng heater natin. So, testerin natin siya ngayon guys. So, yan. Kabilang terminal guys. Oh, yung guys, kung makikita nyo, may reading siya. Ayan. Ibig sabihin, buo yung guys, yung ano natin, bagong kakabit na heater. So kanina wala talaga siyang continuity, so kaya sira talaga yun. So ito ngayon guys, ito ngayon kakabit natin itong bagong heater. Okay guys, kabit na natin. Ito guys, balik nyo lang uli sa dati yung pwesto. Balik lang uli sa pagkakaklip nya. Ayan, lock nya. Guys, kung nakaklip na dito, iangat nyo lang uli yan. Marami pasok dun sa loob. Ayan. Pasok dun sa loob.
siya guys. So, ayan siya guys. Ito yung wiring niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan yung wiring. So, balik nyo lang guys kung ano yung mga binaklas nyo yung wiring. Connect nyo yun. Ito yung ground. Ito yung styro niya. Nabalik lang. Ayan. Tapos ito guys, itong wiring ng heater. Kabit mo lang yan. Ayan. Itong thermodisk. Wiring ng heater. Ayan. Atong thermodisk guys. Ayan. Balik na lang yung mga dating pinagtanggalan na connection. Ayan. Ito rin. Sa pink. Pink pa din niya. Mga thermodisk. Basta kung anong binaklas nyo guys na ano, ibalik nyo lang mga wiring. Ayan. So, ayan na siya guys. Ayan yung heater natin sa ilalim. Ayan. Yung wiring niya. So, ayan guys. So, nakakabit na yung heater natin. So, ibabalik na rin natin ang mga cover. Ayan. Ayan. Kabit natin dito guys yung dalawang tornilyo. And guys, kung nabalik nyo na ito yung mga lock ang cover. So ayan guys, na-assemble nyo na lahat. Ayan guys, pwede natin patakbuhin to, isaksak na natin. So, saksak na natin. So ayan guys, mandal na ating motor. Nararamdaman na natin unti-unting umiinit ang condenser. So ayan guys, umaandar ang pan natin. So wala tayong problema sa pan guys at saka sa thermodisk. So ang problema natin guys is ang heater natin. Kaya pag nag-defrost, hindi siya gumagana dahil sira ang heating element natin guys. Dito sa baba. So ayan. So maganda ang buga ng pan. Basta guys, pag unang check nyo sa mga no frost refrigerator, pag napansin yung walang lamig sa baba, kasi yun minsan ang karamitang problema ng mga no frost. So dito sa baba, walang lamig. So unang checkin nyo kagad yung bugahan niya. Dapat kasi may bumubugang pan yan. Mararamdaman mo yung lamig na galing taas na bumubuga. So, ibig sabihin, magandang daloy ng
fan nun. Pag gumagana ang defrost nyo, gumagana ang heater, gumagana ang thermodays, tsaka fan. So maganda ang buga ng lamig dito sa baba. So mapapalamig niya yung compartment na to. So lahat dito sa baba, kung anong mga nakalagay dito is lalamig yung guys. So yun lang ang problema guys ng ating chinek ngayon na no frost sa refrigerator. Yun lang mga dapat nyong check-in guys. So guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting guide kung paano mag-troubleshoot at mag-repair ng no frost refrigerator. So yun lang guys, ingat kayo lagi sa trabaho nyo. God bless everyone.